Oh, si Monmon. Ayan, saka si Alvin. Sige, para into tayo ng konting oras dito, mga panalig. Malakas yung sabi yung talsik ng mga alon, no? Ayan, ang lakas, guys. Tumatalsik dito sa lakas, oh. Ayan, no? Umaap. So, what's up mga kapanalig, magandang pahapon sa inyo. So, ngayong araw na ito ay iikutin natin to. Mamabini loop tayo. Ayan, ikot natin yung buong gilid ng mapa na yan. Kasi itong mabini, napuntahan na natin to, guys. Pero, hindi lang natin to nakuhanan ng mga video sa mga previous vlog natin. So, andito ako ngayon sa kahabaan ng ginawang alternate route, kumbaga bypass road dito na papunta ng Paal. So dito po tayo magsisimula ng ating vlog papunta doon sa Mabini Loop. So samahan nyo ako mga kapanalig, let's go. Ayun, kita natin dito yung tabangaw, ano? Yung mga imbaka ng kurudo dito sa location na to. Medyo mataas kasi dito sa area na to, mga kapanalig, na lugar ng Bawan. Ito, kakanan na tayo dito sa may Bawan Doctors. Dire-diretso dun sa area na pupuntahan natin, mga kapanalig. So sana makakuha tayo ng magandang spot ngayon doon na makapagpalipad din tayo ng drone para at least makita natin yung kagandahan. So ito nga pala yung AGNP. Laki din yan. Ang dami nagtatrabaho dyan. Wow, laki naman ng tangke, oh. Tangke ng kuro, diba? O ano ba to? Laki, oh. Ang laki niya. Ubus na yung bundok dito, oh. Kinukuha rin nila yung bato. Ayan, oh. Ito pala yung mga bodega ng mga gasolina. Ito dito, Petron, mga kapanalig. Oh no, what happened? Bakit may traffic? Ah, wala. May truck lang. So, ito guys, papasok. Ah, hindi ko alam kung mabini na yata ito, eh. Mabini na tong area na nakakasakop dito. Oo, mabini na to. San Francisco. San Francisco. Mabini. Dito sa Barangay San Francisco, eh may maganda silang zigzag. Ayan, no? San Francisco. So zigzag na dito, mga kapanalig, sa area na to ng San Francisco Mabini. So malapit na po tayong pumasok doon sa town proper ng Mabini. Doon magsisimula yung ating loop, no? Papunta doon sa lahat ng gilid ng dagat sa magkabilang side. So sabi ko katulad kanina, hindi po ito yung una natin na naikot yan, pero wala pa tayong nakuha na full video yon. Kung nasa may bandang unahan, nakikita nyo na yung bundok na Mabini na yan na ating iikutin para mapuntahan natin yung lahat ng laylayan at maloop natin yung tinatawag nilang Mabini Loop. So dito na po magsisimula yung
loop natin, ano, dito tayo dadaan sa kanan papunta sa paikot, ano, magkuhan tayo ng clockwise tayo. Ito, dito tayo lalabas mamaya, pero dito muna tayo pupunta. Ayan, welcome to Mabini, Batangas. So, ito mga kapanalig, nagsisimula na tayong pumasok dito sa loop. So, yung bundok na nakikita natin dyan, iikutin natin yan. Yun po, yung bundok na nasa kaliwang yan. Ayan, iikutin natin yung buong bundok na yan at lalabas tayo dun sa kabilang side na yon. Tara mga kapanalig. Anilaw Port. So may port po dito. Ito, diretsuhin natin. Tingnan natin yung Anilaw Port ngayon. Kung anong itsura yung tabi ng dagat. Kasi malapit rin naman, madadaan na rin naman natin. Eh, puntahan na natin, no? Tara. Ito na po yun eh. Minsan nung pumunta ako dito, ay may mga nanghuhuli ng isda dito eh. So, tingnan lang natin itong Anilaw Port bago natin ikutin yung buong loop, no? Eto. Ah, okay. So, try lang natin ito. Ito pala yung port ngayon eh. Ito. So, yan guys, oh. Ito yung port. Ayan. Dagat po ito eh. Uy, dami na lang huhuli ng isda doon, no? Ayun, no? May mga lang huhuli ng isda. Ang dami. May nahuhuli yata dito. So, tigil tayo dito. Palipad tayo ng drone. Dito sa Anilaw Port. Ayun, no? Dito tayo dito mga tropa, mga taga, ano pangalan ko niya? Monmon po. Oh, si Monmon. Ayan, saka si Alvin. Sino yung pare? Yes, si John Mark, nandito sila. So kung hindi sila nagpaalam sa kanila ngayon, makikita sila sa vlog. Ano? Ayan, maraming gusto kayong batiin. Binabatiin ko lang po yung pamilya ko sa kanila. Ayun. Anak ko sa Chaong. Ah, sa Chaong. Ikaw pare? Mga tiyuhin ko sa Tanawan. Sa Tanawan, si Idol. Binabati pa lang ko si, ano, si Krishna. Krishna? Ayun. So yun, ha, ingat kayo, ano, nakamotor din lang kayo dito. Ayun, nakita ako, maglulup kasi ako. Kaya umikot ako dito. Eh, tinignan ko lang tong bagong pagkakaayos ng port. Wala pala pinagbago, dami nang mimingwit, oh. Marami nang huli. Pusit pa nga ho na huli dyan. Ah, may pusit? Ano? Okay, ah. Tourism office nila. Ito, kung makikita nyo, dito sa kabilang side na to, ayan, ah, andito yung mga bangka, kung gusto mong sumakay ng bangka, so ito pala yun, okay, ah, okay, ayun no, may sumasakay sa bangka, so tala, ikutin na natin itong loop natin na to mga kapanalig, kita-kitsa tayo ulit, doon sa mga pupuntahan natin, ng mga lugar dito, so ito, yung mga naging kaibigan natin dito. Subscriber natin. Ingat kayo ha, ingat. Sige lang, okay. So yan guys, sibat na tayo. Puntahan naman natin yung paikot dito sa may area ng Solitude yata yun eh.
parang taikot na, magmamabinilop na tayo. Ito na guys, simula na po ng mabinilop natin. Ito na, let's go. Okay, may Alpha Mart na rin. So ang Mabini Batangas nga pala ay kilala sa mga resort at diving spot. Isa rin dito sa makikita nyo sa buong Pilipinas na mayroon silang magandang corals na pinoprotektahan dito sa area na to. Kaya marami ding mga turista ang pumupunta dito para mag-enjoy, mag-relax at mag-diving. Kasi kilala ang Mabini sa diving spot at isa sa mga capital ng diving, or isa sa pinakasikat dito sa Mabini, Batangas, o sa buong Batangas na diving spot, itong Mabini, Batangas po. So nakikita nyo sa video natin ngayon, ito yung lugar ngayon dito sa Mabini. Kahit na araw ngayon ng Martes ay makikita mo na napakarami pa rin ang mga turista na naka-check-in dito sa mga resort. Napakarami po ng resort dito. Ito yung pinuntahan natin dati, yung Amor Laut. Ayos din dyan mga kapanalig. Buti yung punta natin ngayon dito ay ganitong pala. Kumbaga hindi na mainit mga kapalalig. Tama-tama yung pagkakapunta natin ngayong hapon at hindi rin umuulan. Ang ganda naman ang view dito. Oh. Ayan oh. Ang ganda. Ang ganda guys oh. Siksak tapos dami puno. Ayan. Oh. Grabe din ang view dito ha. Yan, nasa gilid po tayo ngayon ng bundok mga kapanalig. At dito sa kanan natin ay yung kagandahan ng dagat dito. Ayan. Welcome to Barangay Solo. O, solo na. Anilao Awari Bay. Ah, okay. Ganda naman ang karsada dito. Napaka-smooth oh. Sarap mag-banking dito. Ayan oh. Eto oh, ang ganda. So nilagyan na nila ng harang tong kabilang to. Dati wala yan eh. Dami na lang bahayan dito. Biglang uminit ulit guys. Oh, ang gaganda ng bahay. So pagka hindi nila inalagaan ang pintura talaga yan, eh madaling masisira no. Kasi yung ihip ng hangin, kapag may alon na dadala papunta dito sa pataas, eh syempre nakakasira yung alat ng mga bakal. Kaya halos lahat, kung makikita nyo dito, yung bubong nila ay puno o may pintura para tumagal. Ayan o, halos lahat ng bahay dito ay pinipinturahan yung mga bubong ng bahay nila para hindi masira mga kapanalig. Ayan o, ganda rin ng bagong gawa ngayon o. Batangas, maganda rin yung kabilang side. So ito naman ay paikot lang itong loop na to.
Madali lang po itong takbuhin siguro. Kung ilang, wala yata isang oras kung dire-diretso mong tatakbuhin ng motor na mabilis yung takbo mo, eh mukhang walang isang oras takbuhin to, mga kapanalig. Pero tayo, syempre, ikutin natin to. Tigil tayo sa magandang spot. Kung may makita tayo, hinto tayo, palipad tayo ng drone kung nakakayaan natin, mga kapanalig. Ayun o, kita yung dagat. So nandito na po tayo sa parte ng padulo ng Mabini na ito, Barangay Ligaya. So ito, Barangay Ligaya na pala to. Uy, sarap na simoy na hangin dito, medyo malilom. Ocean Camp! Ayun, oh. Cantotero. Wow, ganda naman ng bundok, oh. Medyo packet na tayo, mga kapanalig, ayan, oh. So, malapit na tayo dun sa pinakadulo nito na bago lumiko, no? Para makompleto natin yung loop. Pero nakakatuwa dito, eh, ang ganda ng karsada. Oh. Sigsag, pero naka-asphalt, oh, mga kapanalig. So kung may time kayo po, eh try nyo i-loop to, itong lugar na to. Maganda po siya, konti na lang yung sasakyan, no? Pag nandito ka dito sa may padulo, bihira yung nakakasalubong natin na sasakyan na dito sa may dulong to. Ayan. One kilometer, Eagle Point Resort. Oh, so yun yung pala, papasok dun, yung Eagle Point Resort. So minsan siguro puntahan din tayo ng mga resort, ano, para at least makapag-review din tayo ng mga resort na pwedeng puntahan ng mga nanonood sa atin, para at least meron silang idea kung saan sila pwedeng pumunta. So sige po, mga kapanalig, sa mga susunod po nating mga vlog, eh pupunta po tayo sa mga ganyan para at least meron kayong idea kung saan, ano po. Ayan. So eto, may basketball court dito pala, oh. Bagalangit. So eto na pala yung Barangay Bagalangit. Ayan, dami pa rin ng mga resort dito pababa, oh. So puntahan din po ito ng mga turista itong area ng Bagalangit. So ito yung Altamare Dive Leisure. Uy, ganda rin, oh. Ganda dun, ah. Ganda ng parking nila. Ito rin yung isang sikat na pinupuntahan, Azure Viber Azure. Ayan, oh, laki nito. Uy, may umakyat na malaking truck, Viber Azure. Ayan. So may mga akyatin din dito, pero hindi naman ganun kahirap akyatin, mga kapanalig. Kasi yung area naman na ito, eh hindi ganun ka sama yung karsada. Maganda po yung karsada dito, kaya madaling makakit yung mga sasakyan. Kung may matarik man, ay samintado naman, mga kapanalig. So paakyat na ulit tayo. Sarap! Wow! Ang ganda ng karsada, ang ganda ng view, ang sarap ng simoy ng hangin. Ito, nakaka-relax. Ito ang masarap sa pag-ride ng motor, mga kapanalig. Kung pagod ka at nahahampas ka ng hangin, eh nag-iiba yung pakiramdam mo. Kasi pagka ganito, ang sarap pa ng pakiramdam mo. Grabe. Eto, oh. Ayun, no, oh. Kita-kita mo yung dagat, oh. Overlooking. So paket na ulit tayo. Parang napansin ko dito sa kabilang side na dagat na to, eh medyo mahalo na.
unlike dun sa pier na tinigilan natin kanina, hindi ganun ka alon. Ayun, laki ng bangkaan natin ito, yate oh. Ano kaya yung nadala dun? So eto na, dito na ulit tayo sa taas. Wow, ang gaganda ng resort dito sa lugar na to, mga kapalalig oh. Ang gaganda. Medyo matarik nga lang pero ang gaganda dito. And mukhang ito yung mga first class na hotel at resort dito sa Anilaw, ano? Medyo malayo-layo na to, mga kapalalig. Boseo, Anilaw. Ayan, ano kaya to? Hindi ko rin alam to, Boseo, Anilaw na to. Ano nakikita dyan? Ayan oh, ganda. Andito tayo sa may baba. Hindi ko alam kung ano tong nasa baba na to, yung Boseo. So try kaya natin babain. Ano kaya meron dito? Tanungin natin dito. Anong nandito sa pababang ito? Ah, may rock formation. Tanong natin dito kay kuya, kay ate. Kung makikita mo yan, yan o, ah, kabundukan na yan. Ah, tingloy na yan eh. So napakaganda no, kung makikita mo yung area na yan. So tingnan natin, palipad tayo ng drone dito. Tingnan natin, mga kapanalig. So ito guys, dito na tayo sa ibabaw uli. At malapit na tayo doon sa dulo eh, para maloop natin. Medyo malakas yung hangin. Hindi na natin papalipad ng ayos yung drone, no? Hirap siya. So makikita nyo doon sa may kabilang side na yun, yun yung akatin natin na karsada. So lalim dito. Ayan o. Oh. Oh. Wow, ganda oh. Hindi na natin mapapalipad yung drone natin dito, mga kapanalig. Medyo malakas yung hangin, hindi niya kaya. Hirap yung drone no? Nakakalipad naman pero hirap siya. So ito yung resort hotel. Ayan, Sea Spring. Ayun no, ganda sana siguro doon sa may dulo na yun ano, kung mapupuntahan natin. Hindi ko lang alam. Uy, ganda. Parang may mga slide at saka kuna. Laki pala no, no? Ang ganda oh. Pinakadulo. So, pake tayo mga kapanalig. Kung makikita nyo dito ay pake tayo ng pake at ayan. Eto. Dito tayo sa may ibabaw ng ibabaw oh. Ayan. Ang ganda ng view oh. Yun, ang ganda. Grabe ito ho. Ang laki din itong area nito ng bundok ng tingloy no? Ayan o, ang laki. Dami din ang bahayan. Gusto na natin magpalipad ng drone dito. Medyo negative na tayo dito, mga kapanalig. Sobrang lakas ng hangin. Hindi kayanin ng drone. Nagsisignal siya ng strong wind. Pero ito, pakita ko na lang sa inyo yung mga dadaanan natin dito. Let's go! Ito. Ang dami na nagbago dito sa area, mga kapanalig. Kasi dati ay hindi ganito kadami ang bahayan. So ngayon,
makikita mo na sobrang dami na dyan ngayon compare sa dati. At siguro nung matapos yung pandemic, ang ginawa nila dito yung mga taga ibang lugar o hindi man taga rito, eh nagpagawa na ng mga resort, ano? Minto tayo ng konting oras dito, mga panalig. Malakas yung hangin, no? Kaya hindi na tayo makapagpalipad ng drone. Pero kita mo naman, ang lakas ng hampas ng alon. So yung kabilang yon, na makikita may puti, kung kita dito sa ating camera, ay yun yung Monte Maria, Isla Verde. At ito yung ating Loy sa kabilang side, no? Ayun, no? Grabe, sarap ng ganda ng kalikasan. Sarap ng simoy ng hangin, tama-tama lang dito. So tara, sibat na tayo dito. So pag papunta ka nga pala rito, eh sigsag din to, mga kapanalig, no? So konting ingat din tayo sa pagmumotor dito. Medyo matindi rin yung mga twisting dito sa bundok na dadaanan natin na to. Ayun, lakas ng hangin. Negative na talaga tayo makakapagpalipad ng drone. Eto, sigsag na to, mga kapanalig. Ano nangyari? Ah, may ginagawa dito. Naglalagay ng linya. Ayan o. Ang taas din ito. Pero wala, walang problema to kay NMAX. Kayang-kaya to kahit pa saan tayo dali nito. Subok na natin to sa North Loop eh. Hindi biro yung inaho natin doon nung nandun tayo. So ito, sigsag pa rin tayo, mga kapanalig. Ayan. Ito yung pinaka sigsag na nilang area dito sa loop natin na to. Ang kagandahan nga, no, katulad ng sabi ko kanina, kahit na naglo-loop tayo ng ganito, eh wala kasi nung dumaraan na sasakyan. Iyan natin yung Batangas. Ayan, no. Tsaka yung Bawan, yung dinaanan natin kanina, yun, no. Kitang-kita dito sa area. At kung kakaliwa tayo doon, papunta doon, nandun yung Gulugod Baboy, mga kapanalig. So malapit na tayo sa town proper. Nandun na lang, siguro mga 4 na kilometro o higit pa. So ito naman yung medyo delikadong area na spot. Kasi pababa naman to, mga kapanalig. Sobra namang pababa nito. Ayan. Sobrang tarik doon kanina. Ito naman, sobrang pababa. Ayan, no? Kitang-kita mo yung dagat. Ganda ng bulaklak, oh. Eto, medyo siko talaga to. Sikong siko. Siko talaga siya, mga kapanalig. Ayan. Pero pagka mga motor lang dala nyo, eh kayang-kaya to. Walang problema dito pag motor, lalo na kung dikambyo yung gamit ninyo. Pero pag gagat pareho nito, mga NMAX, bali wala lang dito yung mga ahoni na ganyan eh, kayang-kaya niya. So ayan, no? Lakas pa rin ang alon dito sa area. So ito, grabe yung talsik ng mga alon, no? Ayan, ang lakas, guys. Tumatalsik dito sa lakas, oh. Ayan, no? Umaapaw dito sa may area ng ito. Mababasa ka dito sa lakas ng alon, no? Ayan. Ayan, oh. Grabe. Galing, oh. Ang ganda, oh. Ayan, tumatalsik yun, oh. Mababasa tayo, lakas ng alon. Ayan, guys, oh. Oh. Ang galing nung ating pagkakalup doon, nakakita pa tayo ng mga ganito, no? Yung mga nababasa sa sobrang lakas ng alon na yan, no? Grabe. So, ang lakas ng alon talaga. Dahil kitang-kita mong tumatalsik yung mga tubig, no, sa gilid na yan, no? Lakas pa rin eh. Lalo na siguro pagka may bagyo, no, dito sa area ng to, tapos dito manggagaling, siguro lalong ang lakas ng talsik ng kwan dito, no. Ayan, no.
lakas nung tilabsik nung tubig dagat sa lakas ng alon. Ayan oh. Ito mo dito sa may areyang to, napakaganda ng bahay. Kahit na masala malapit sila sa dagat, eh napakaganda ng bahay dito. Halos lahat bato. Ayan oh, eh itong kabila dagat to eh. Ayan. Tignan nyo guys, oh, lakas ng alon oh. Oh. Ayan. Lakas. So ito nga pala ang Talaga Port. Ayan no. Kapag malakas ang alon, eh nililipat nila doon sa pier na pinuntahan natin na isa. Dahil hindi kayang dumaong yung mga bangka dito. So inililipat nila doon sa Kalmado, doon sa kabilang side ng lugar, mga kapanalig. Upang sa ganun eh baka karoon pa rin ng biyahe. Kasi mahirap sumakay dito pagka mataas yung hampas ng alon. Doon sa kabila, sa ating pinuntahan, eh hindi masyado malakas yung hangin doon. So marami din ang iisda. So doon ay inililipat nila yung biyahe na papunta doon sa isang area dito sa atin, sa Tingloy, doon sa kabilang side na yun, mga kapanalig. So ito na guys yung Plaza Mabini. Ayan, Plaza Mabini ng Mabini, Batangas. So malapit na po tayo doon sa kanto kanina na pinasukan natin doon sa pakanan. Ito, ilang segundo na lang siguro o ilang minuto ay nandun na tayo sa area ng yun, mga kapanalig. So naikot natin yung Mabini. At famous din po to sa mga nagbabike na gustong ma-experience. Although mabigat din po yung pag-aahon doon sa may baga, bagalangit na yun, eh kayang-kaya naman. So ito po, dito po tayo kanina kumanan sa area ng ito. At ngayon ay dito tayo lumabas sa kabilang side ng area na ito, mga kapanalig. Ayan, ito sa may Watawat. So pa-picture tayo dito kay Mabini. Ayan, dito pa-picture tayo sa Mabini. Ayan guys, oh. Patigil tayo dito kay Mabini Shrine. Ayan mga kapanalig, isa na namang activity ang ating nagawa na makipapanood ko sa inyo na video kapag naayos natin ano, yung pagpunta doon sa Mabini Loop. Saglit lang, almost mahigit na 2 oras lang natin kasama na yung tigil, eh na-loop na natin yung buong Mabini. So sa inyo po lahat na subscriber ni Kapanalig Motor Rider, thank you very much for always supporting Kapanalig Motor Rider. At siguro po dito ko muna uli tatapusin ang ating vlog na ito sa araw na ito. So maraming salamat sa inyo and enjoy your day. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod natin vlog. Maraming salamat. Bye-bye.